Okay, sige. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Klein Viete. Okay. Ngayon kung ikaw si Klein, anong atin? Hindi, para maalis yung kaba mo. Sige, Klein, magsalita ka muna. Ikaw si Klein? Ako po si Klein Viete. Viete at? At ako po muna ang uupo. Dahil si Shari Roman po ay nasa fieldwork sa Antique. Ayun. O, di marunong ka lang pala. Tama nga ho si, i-focus nyo kay Klein. Yan po si Klein. Siya po yung sasaulian ng bayan. Okay. Yan. Siya po muna ang pansamantalang upo kasi si Shari, siya po yung tumakbo sa Antique kanina madaling araw tungkol dun sa hingin ng tulong sa magkapatid na matagal na hindi nakita, many, many years ago pa, mga bata pa sila. And merong napakabait, Jocelyn at ang pangalan ng uploader. In-upload niya yung kapatid na Rogelio at Pilaysia at yung bahay niya halos gumuho na. Pinuntahan na po. At ang balita, yung cameraman daw namin bumigay din na iyak. Sobrang nakakayak daw talaga. Kaya pag in-upload ho namin yon, kailangan ho mag-ready kayo. Hindi po ng panyo, tuwalya na. Para yung isang cameraman namin na napaka-astig ho doon, kalaking tao ho noon, ang pangang cameraman natin, si John John ho, malaking mama ho yun, siga ho yun. Hindi kinaya, paputol-putol ho yung kanyang pagkakamera kasi maiyak-iyak ho siya, nagkakaroon ng moist yung camera, ganun ho katindi. Masyado madamdamin yung tagpong yun. Again, salamat doon sa uploader. Anong pangalan na ang pang-apelido? Kay Ma'am Jocelyn, yung uploader. Okay, at kami po ay nagpapasalamat din sa mga OFW, palakpakan natin mga OFW. At palakpakan natin mga netizen. Yes. Okay, Klein, ipisa natin. Nihawak-hawak ka ng mga wallet dyan. Yan talagang forte mo, no? Pero for the meantime, practice ka. At ngayon, sige, sabihin mo Idol, ito po, may panawagan. May nagsoli po sa atin ng wallet with 12,327 SG Singaporean dollars, dalawa po, NHK dollars na isa at isang $2 po. Ang nagsoli po ay si Mr. Jackson Atole ng GravDiver AAO 2099. Okay. At ang may-ari po ay si Miss Herosa Lim. Okay. Sige. Lagyan nyo rin sila ng ano, direct sa computer para basahin niya. At ngayon, sige, basahin mo ngayon. Sabi mo, ngayon at, naman. Ngayon naman po dito sa sumbong ataksyon natin, nandito po si Miss Marisa Canilas at si Miss Hannah Canilas. Oh. Nais niya pong makausap ang kanyang dating kinakasama para sa sustento ng kanyang mga anak. Oh, see, you're doing good. You're doing okay. Ngayon, papasukin na natin yung dalawa. Ayan. Si Miss Marisa. Saan si Ma'am Marisa? Ayun, Ma'am Marisa, magandang hapon po magandang sa inyo. Magandang hapon po, Sir Madam. Rafi. Okay. Kayo po'y nasa tamang edad na. 24 po. Okay, kasi mukhang minor de edad eh. Okay. At kasama niyo po, Madam, ay? Hana po. Kapatid niyo po yan. Alright. Ang inyo pong reklamo, Ma'am Marisa? Nireklamo ko po siya kasi po, basta niya. Yung mister? Mister niyo ito, yung kinakasama? Bali, live-in partner ko po siya noon. Okay, so hindi kayo kasal, live-in partner po ito. Si Carl Stephen Sabun. Opo. Ano ho yung problema kay Mr. Sabun? Basta basta na lang siya umalis sa, nagtatrabaho siya, umalis siya sa trabaho niya noon, and then lumipat po siya. And then nung... Ma'am, paki-shortcut, ano po ang kailangan nyo kay Mr. Sabun? Gusto ko po sanang masustentohan niya ng maayos. Yung tamang sustento po para sa mga anak ko. Hindi mga, po yung... ilan po yung anak ninyo sa kanya? Dalawa po. Ilan taon po yung mga bata? 3 years old tsaka 2 years old po. Hindi ko siya nagbibigay sustento? 5 months ago po. And then... Last na yung 5 months ago? Opo. O sige po, diretso na natin. Ayan na siya. Mr. Carl Stephen Sabun. Mr. Sabun, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sir Rafi. Sir, andito po si Ma'am Marisa. Kilala niyo po siya? Opo. Okay. Live-in partner ko po before. Very good. Salamat naman po sa pag-amin. Sir, 5 buwan na raw po kayong hindi nagbibigay ng sustento sa dalawa niyong anak. Actually, 3 buwan po. Yung last na pagpadala po sa kanila is October po. Wala kang pinadala ng October, huwag kang magsinungaling. Meron po akong resibo nun. Wala akong natanggap kahit text mo, wala. May resibo nga ako ng Palawan. O may resibo ka ng Palawan, asaan? Bakit wala akong natanggap?
Baka sa iba niyo po, baka sa iba niyo po napadala. Kumbaga nagkamali kayo na naduling lang kayo. Hindi po, sa kanya po yung baka yung gabago niyong kinakasama ngayon, gabago niyong girlfriend, Marie, siya din yung pangalan. O Marie, o Maria. Hindi po, talaga po sa kanya po nakapangalan at naka-apelyedo po. Wala po, wala talaga akong natatanggap noon na pinadala mo. Huling bigay mo noon, nung natatandaan mo nung nagkita tayo nung August 19, na inamin mo sa akin na meron ka na talagang iba, na hindi mo na ako mahal na sinasabi mo yon. Yun lang, yung 2,000 na yon na binigay mo, yun lang. Wala nang iba. 2,000? Opo. Para sa 2 bata? Opo, isang sir. Isang buwan? Opo. Holy cow. Sir, saan makakarating yung 2,000? Hindi kayang bumili, makabili ng gatas yan. Sinabihan pa niya po ako noon na tama na daw po yung 2,000 para hindi na rin po kasama para sa luho ko. Okay. Sir, ang hindi pagsuporta sa mga anak, may kaso po yan sa Violence Against Women and Children, Bausi. Apo. Kayo po, sir, ay madidimanda sa Bausi. Meron pa isang kaso, sir, ha? Meron ka pa isang kaso. Makinig ka, sir, ha? Miss Hannah Canillas. Sige, may kwento. Ano yung kaso mo laban dito kay Mr. Sabon? Yung ano po, yung pumasok po siya sa kwarto ko po noon. Tapos po, nagising na lang po ako noon. Sige lang. Minto mo na. Okay. Sir, ayan na, umiiyak na po itong si sister ni Miss Marisa, magkapatid kayo. Opo. Pumasok at... Ano po, hindi po totoo yan. Nakita ko na lang po nakahubad po yung pambaba niya po. Oh, sir, para mapabilis tayo, ikaw ay merong 2 kaso na kakaharapin dito sa magkapatid. At kapag wala pinagsama po, sir, makinig ka muna, sir, tapos may pagsalitain kita, promise. Pag pinagsama itong 2 kaso, mabahaba yung pagkakulo mo kasi iba yung sa Bausi, iba pa yung itong... depende kung anong pwedeng maikaso sa'yo, kukonsulta kami sa abogado kung anong narapat sa kasong yan. Yung pagtangkang pagmumulestya dito sa sister-in-law, o hindi pala sister-in-law, sa kapatid ng kinakasama mo dati. Okay, sir? Now, mamili ka. Susuporta ka o makukulong ka? Kasi, siyempre, magsasama ito magkapatid dahil pag nagdemando ito isa, didemando itong pangalawa. Pero kapag ikaw nagsuporta, wala nang kaso. Parang ganun. O yan, sir. Maliwanag. Nailatag na namin. Ganito po. Willing naman po ako magsuporta. Kaso po kasi, wala pa po ako maayos sa trabaho. Kaya ang trabaho ko lang po ngayon po, construction po. Mga gumagawa po ng mga bricks. Construction po. Magkano pong sweldo nyo, sir? 400 po isang araw. Wala pa sa minimum. Apo. Okay. Well, kung 400 isang araw, ibigay mo yung 300 siguro dito sa iyong girlfriend para sa 2 bata, mayroong matitirang 100 sa'yo. Piling naman po ako. Kahit po ngayon, pwede po magpadala. Okay, very good. Ang hirap naman po kasi sa kanila, ang hinihiling ko lang naman po kasi, makita ko lang naman yung mga bata. Nag-usap naman po kami nung na maayos sa kanya. Kaso yung Marisa po, eh hindi po siya makausap na maayos dahil para yung galit niya po yung iniuna niya. Hindi mo ako makausap na maayos. Huwag mong sabihin na tama yung binibigay mo. Gusto mong makita yung mga bata. Yun, bakit? Ganito, may binibigay paano ka? Paano magbibigay sa'yo ng maayos kung ikaw mismo yung nagpatanggal sa'yo sa trabaho? Paano hindi ka papatanggal sa... Hindi mo ba alabigisyon na yun? Diba? Chinachat mo yung ano yung admin ko? Paano ka magtatrabaho? Kaya napilitan na lang sila. Iparesign bakit? Ako eh. Bakit? Yung babae mo. Nasa trabaho mo, di ba? Paano ka hindi papatanggal sa trabaho mo kung nasa babae niyo, nagkasama mo yung babae mo doon? Sa paghihinala niyo, umalis ako sa bahay ninyo dahil pinalayas ako ng tatay mo. Pinalayas diba? Ka kasi uuwi ka sa bahay. Diba? Aalis ka sa... Ano oras ka umalis sa bahay? Alas 4 ng madaling araw? Uuwi ka alas 12 ng madaling araw? Paano ka hindi paghihinalaan ni Papa? Nasa trabaho ako eh. Nasa trabaho? Sir Rafi, nasa trabaho? Stock man ako doon, di ba, before? 4 a.m. po siya umaalis. And okay. Then 12 a.m. po ng madaling araw siya umuwi. Nasa trabaho po pa ba yun? 4 to 12? 4 na madaling araw hanggang 12 na madaling araw? Opo, sir. Ganun po siya umuwi nun. Sabi niya nasa trabaho po siya. So 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20 hours po ang trabaho mo.
dahil mo pang ano ka security guard, kung mga security guard nga 12 hours lang. Parang double shift. 20 hours po 'yan. Sir, panluloko na 'yan, tama nga lang palayasin ka. And then secondly, po, secondly, hindi 'yung maganda pakinggan na ikaw pati 'yung pamilya makisiksik sa bahay ng kinakasama mo. Dapat tumayo ka sa sarili mong paa, kumuha ka ng sarili mong tinitirhan sana at doon mo dalhin yung iyong girlfriend at yung inyong mga anak. Umaasa ka pa rin? Eh tama lang palayasin ka. Tapos buti sana kung mabait ka. Di ba? Binibigyan ka ng palang libreng tirahan tapos ngayon magbabalasubas ka pa, madaling araw ka aalis, madaling araw ka uwi. Ano yan? Panggagago. Tapos kasama pa sa panghihipo dito sa kapatid. Oh. Para kang kobra. Sana po sinabi na po noon pa. Okay, so sir, ganitong gawin natin. Pupunta ka rito bukas, pag-usapin ko kayo, siyempre magdala ka na ng pera para pakita ang gilas ka at pakita mo na talagang ikaw ay true to your words na susuporta as a sign of goodwill. Meron ka ibibigay dito. Okay? Sige po. Bukas. Mga anong oras po? Alas dos. Sige. Mga 1:30 na dito na po kayo, sir. Okay, sir? Sige po. Para walang kaso. Sabi ko nga dito palagi, pag walang reklamo, walang kaso. Okay, sir? Apo. Salamat po, sir Carl. Pahingin na lang po ako ng exact address niyo po, sir. Pag sinabi niyo lang po Mandaluyong sa taxi o sa Grab, sabihin mo lang TV5 Mandaluyong, alam na po yan sa buong Metro Manila. Sige po, sir. Okay, salamat po, sir Carl. Sige po. Okay, Ma'am Marisa, bukas, balik ka rito, may dala na siyang pera. At pag-usapin ko kayo, maging regular ng pag-suporta and then idadaan natin sa barangayan at saka sa MSWD. Yes po. At kapag hindi siya tumupad, di kaso. Okay? Apo. Balik ulit kay bukas, okay? Salamat dito sa pag-suporta ng kapatid mo. Talagang nagmamahalang kay magkapatid. That's very good. Di ba? One for all for one. Palakpakan natin direct ito magkapatid. Palakpakan natin. Yan. Salamat po, ma'am. Kita ulit kay bukas, ha? Pwede kung gusto niyo po para mas matibay, para lalong nirebusin at mangatog ang tuhod niyang si magaling na Carl. Apo. Madam, salamat po sa inyong dalawa. Thank you po, sir. Thank you po. Okay, meron ulit ako paalala. Kahapon, alam mo, Klein, yung complaint natin na tamang hinala doon sa kanyang OFW na missis na hindi raw siya makatulog. Binigyan ko ng good night. Oh, sa awa ng Diyos, mahimbing yung kanyang tulog daw. Hindi siya makatulog eh. Kasi palagi niya iniisip yung kanyang misis na hinihinala niyang merong iba. Oh, nung binigyan ko ng good night. Ito po, pag ininom niyo ito, pagising niyo, masigla, malakas, at masaya kayo. Masayang gising. Good night. Yan po. Kailangan po kasi ng isang tao, normal na tao, 7 hours pataas. Below 7 hours, then marami pong mga problemang kakapit sa inyo. Sakit, obesity, hindi ka na. Hindi na. Wala na si Chess. Si Chess kasi. Si Shari. Obesity. Obesity. High blood. Stroke. Depression. Tapos palagi kayo wala sarili, palagi kayo natutumba, out of focus, irritable, malungkot, pagkulang sa tulog. Kailangan po maganda ang tulog, good night. Ang good night po ay pwede niyo pong mabibilihan sa Lazada at saka sa Shopee. Ayun. Mayroon din kayo pumunta sa kanilang Facebook page, Instagram at na Saikatsu, S-E-I-K-A-T-S-U, Saikatsu Incorporated. Para sa ipapang katanungan, maaari kang tumawag sa 353-0388, 353-0390. Ang good night po ay gawa ng ATC, isa pong respetadong, kilala na po ito sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa na kasi international po ATC. Ang ATC po ay isang kilala at respetadong drug company. Yan, may gawa ng Robas at iba pa. Wala hong mabibiling good night sa
mga butika. Wala po. Kahit isang butika kayo lumibot, lahat na ng klaseng butika puntahan nyo, wala. At saka ito, kaya mura, dahil direct. Direct po. Hindi na pupunta sa isang tao, tapos isang tao ipapasa, pasapasa hanggang sa abuti ng isang 5,000. Opo. Ito po'y 300 lamang. Mura. Pero pag ito po'y sa ibang pasapasahan, tataas. Ba, yep. 1,500 to. Pero kaso, walang mabibilang ganito doon. Sa Shopee at Lazada, okay. Lang Shopee po. Shopee at Lazada lang. Okay. Ito po, Idol, sa ano po natin, sa Sumbong Aksyon, naitimbre na po ito. Nandito po sa atin si Mr. James Naparota Jr., Christian Bakong, at ang mga kasama niya po. Reklamo nila ang isang pagawaan ng pizza tungkol sa mababang pasahod sa kanila. Okay, bukod pa dyan, meron pa. Na-ingest nyo na. Pakita natin yung, Odette, yung restaurant. Ayan. One, na napakarumi. Marumi yung paggawa ng pizza bukod pa sa napakarumi ng kanilang tinitirhan. Accommodation. At sobrang baba ng pasahod. Ipapasara natin ito. At alam mo, client, awang-awa ako dito sa kanila. Lalo na itong kay Sir. Anong pangalan ulit, Sir? Christian Lloyd Bakong po. Si Christian. Isang karton piso. Isang karton ng pizza. Bawat isang karton na madideliver niya piso. Wala siyang sweldo, yun lang. So para umabot siya ng at least man lang 200 kada araw, makadeliver siya ng 200 na pizza. Baba. Ngayon, para madeliver niya yung 200 na pizza, kinakailangan, bibilisan niya, didiskarte siya, pasuray-suray, sikot kung pwede pa lumipad na siya sa pag-drive ng motor. At minsan nga, na-aksidente siya dahil ganun sa sitwasyon niya. At ma-aksidente siya, aba, yung kumpanya, sinagot muna yung pagpapa-hospital, gamot. Later on, kinaltas din. Sa sahod niya. Sahod niya. Kaya, malasubas tong kumpanya. Mr. Orlando Guevara, Chief Sanitation Malabon City Hall. Magandang hapon po, Sir Orlando. Hello, magandang hapon po. Sir, ilalapit po namin sa inyo itong Alias Pizza dyan sa 134 Yanga Street. Aha. Uh-huh. Sir, sobrang pagkadumi po, baboy po itong pizza parlor na ito. Masyado marumi. Paki-inspection, sir, and then pakisara. Yes, sir. Gawin po natin action. Alamin po natin ang detalye at papupuntahan po agad natin sa mga inspector po natin. Pwede ba ngayon? Kasi nanonood sila kanina pa, sir. Ngayon na po mismo, puntahan nyo na po, sir. Inspection nyo at sara na. Sige po, sir. Alamin ko lang po yung kumpletong address at detalye. Sige po, pa-deploy po tayo ng tao para makita ngayon. Sir, ngayon daw po, sir, nagpapalinis na. So, bilis-bilisan nyo, sir. Pasara na, ha, sir? Sige po, kahit malinis na rin at mga makikita din po naman natin ang mga depekto, lalo ng mga previous na mga pinagagawa nila. Ayun, makikita pa rin. Sige, sir, asahan po namin, Sir Orlando, ha? Mabuhay ka, Sir Orlando. Yes, sir. Maraming salamat po. Okay. Nilinis nila. Pero malalaman pa rin, meron pa rin mga trace at bakas at yung sistema ng pagluluto ng pizza, may sisilip nila yan. Mapapasira sila. Tulad ng pinangako namin po sa inyo kanina, ilalapit po natin to sa Dole. At okay naman sa Dole, nag-usap na tayo kanina sa baba. And then B, itong sanitation. Papasara natin. Pero bago natin ipasara, kunin mo natin mga pera nyo. Lalo na yung dito kay Sir Christian, yung 10,000 na kinaltas sa'yo. Naubos na yung kaltas. Kumbaga na, bayaran mo na? Opo. So, kunin natin 10,000 refund. Opo. Plus, marami kayong mga back pay na ma-refund doon sa sobrang baba. Magkano yung kada araw mo halimbawa, sir? 264 po. 264. Na dapat 537 client dahil yes, NCR. Magkano pinakamababa sa inyo kada araw? 250. Magkano? 250 po yung nagtatato. O, kita mo? Dapat yan, 537. So, pag ita-times-times po natin yan, tapos 12 hours, di ba? Opo. Sa lagpas pa po. O. Pag may okasyon, maaga kami papas. Kano na kayo katagal trabaho? Magte-10 years po ako nitong July. Naku, mababankrupt itong pizza parlo nito. 1,000 ang masingil mo. Baka sa'yo, 1,000,000. 10 taon. Baka 1,000,000 masisingil mo. O, di ba? Sige, sir. Ayusin natin yan. At least, pinakita namin sa inyo na talagang ina-action namin yung inyong problema. Papasalan natin. Okay, sir? Salamat po, mga sir. Salamat po, Idol. Okay, thank you. Thank you po. O, client, ano pa? Next po, Idol, nandito po si Miss Monafe Armas, representative po siya. Nais niyang ilapit ang problema ni Miss Marites na isang OFW na kaibigan dahil sa pagkakalat ng hindi magandang sex video sa social media. Nasaan na si Ma'am Monafe?
Ayan. Sige, si Ma'am Mona Faye ay representative ni Marites. Isang si Ma'am Marites ay isang OFW at kaibigan niya na nasa Oman. Madam Mona Faye, magandang hapon. Hapon po. Nasa Oman po si Ms. Marites. Opo. At ang nagpapakalat ng video ay si Noel Hadulan. Opo. Sex video. So, ibig sabihin, Miss, sex video itong si Ms. Marites at saka itong si Mr. Nolan Hadulan. Opo. Okay. At yun po'y kumakalat ng social media. Opo. Alright. Siyempre, sasabihin po ni Mr. Hadulan na hindi siya. So, ano pong dahilan bakit niya ipapakalat yun? Ano hong motibo? Sabi po niya, hindi po daw niya intentional na i-upload sa group chat. Nagkamali lang daw po siya ng pindot ng video. Ah, ito yung sinabi ni ano ni Mr. Hadulan, hindi niya intention. Opo. Pero inamin po niya kay Marites yan na hindi po daw niya sinasadya na i-upload talaga yung video. Nagkamali lang daw po siya ng video na in-upload. Naku. Mr. Noel Hadulan, magandang hapon po, Sir Noel. Mr. Hadulan. Sir. Hello. Magandang hapon po, Sir Noel. Hi, sir. Sir, kilala niyo po si Ms. Marites Gabrino? Sir? Oh, sir. Okay. Bakit niyo in-upload yung sex video niyong dalawa sa social media? Ay, negative media? Yan, sir. Hindi ako nag-upload yan. Eh, sino? Pangana nila yan, mga kasama nila. Mga kasama nila? Kasi ang kopya niyan ay siya lang meron. Ms. Marites? Yes po, yes po, Sir Tulfo. Ikaw raw, mga kasamaan mo raw po nag-upload ng sex video ninyo ni Noel. Ang kapal ng mukha niya, sir. Paano po yung mga kasama ko? Eh, siya lang po may kopya ng video na yun. Paano po yung mga kasama ko? Ilang taon akong nanahimik, sir. Lahat, pati mga pangalan ko, kinaladkad sa bawat page ko. Matagal akong nanahimik, sir. Lahat ng ebidensya, inamin niya sa akin. Nangingi pa nga siya ng sorry sa akin, sir. Eh. Aha. Paano niya sasabihin na ibang tao may gawa nun? Siya lang may kopya nun, sir. Siya lang. Okay. Kaya kong magbigay na ako ng ebidensya na hawak ko sige. Naman sa kanya. Okay na po yan. Meron ka palang hawak na ebidensya. Mr. Hadulan, patay kang bata ka. Eh, kahon ka na kahon ka rito dahil meron palang ebidensya. Itong si Ms. Marites, ito po'y ilalapit namin sa anti-cybercrime. Yung ebidensya po na yan, ay galing po sa kanya. Hindi yan po dahil sa akin na ako nagkalat. Ang nagkalat po talaga niyan ay sila, yung mga kasama nila, mga kaibigan niya, at yung kaaway niya. Hindi ko alam kung... Bakit po gagawin ng kanyang mga kaibigan? Ano po motibo? Hindi ko nga alam kung anong motibo niyan. Napakatagal na yan, 3 taon na yan. Alam ko bakit nagaganyan pa yan. Ms. Marites. Yes, sir. Sige, mag-usap kayo ni Sir Noel. Bakit nila ginagawa yan? Sige, ma'am. Napakatagal na yan. Ang kapal ng pagmumukha mo, sir. Matagal akong nanahimik. Hindi ako. Yung mga tropa na yan. Kapal ng pagmumukha mo, sasabihin mo mga kaibigan ko naggalat. Ikaw ang may kopya, hindi mga kaibigan ko. Paano mangyayari yun? Hindi nga. Tutin, akong mapahiya dyan sa ginawa ko. Ano bang ginawa ng mga barkado nyo? Napambubuli sa Facebook ko, pati pamilya ko. Mahiya ka naman, Marites? Huwag kang sinungaling. May conversation tayo sa iba't sa messenger. Paano mo sasabihin ako nagkalat kung di ka may mukha ako doon? Isipin mo nga? Isipin mo, Jeff. Isipin mo. Ang tagal kong nanahimik sa'yo. Alam mo ba? Ang tagal-tagal kong nanahimik sa'yo. Buong mukha ko nakakalat sa Facebook. Hindi malam yung pinagdadaanan ko. Ang sumo ng pagmumukha mo, manginisi ka pa ng mga kaibigan ko. Ikaw itong may gawa. Nakakuha sila ng kopya na ang gawa mo. Hindi lalabas yan kung hindi ka may pinagpasahan. Yan ang tandaan mo. Yung sinasabi mo mga kaibigan ko, sila naggalak kasi nanggaling sa'yo. Ikaw ang nagpalabas ng kopya na yan. Wala silang makukuha kung hindi mo ilinabas kung wala kang pinagpasahan. Ganon kalinaw. Alam mo ba yun? Una pa lang, di ba in-inform na kita? Sabi ko kung makalat na, sino nagpakalat? Anong sabi mo na wrong send ka? Nanuna kita, nagalit ka pa sa akin, sabi mo yung bangsa mo. Sige, ikatalat ko. Andyan yung conversation, Jeff. Andyan ang conversation.
Kaya mo siya sabihin ako ang may gawa. Kung mga kaibigan ko, ikaw ang may gawa ni Drog. Binaboy mo ko eh. Pati pangalan ko, pinalagkat na nila sa Facebook nila. Lagi na lang nila ako pinubuli. Ayos ka. Mabuhan mo. Papaliwan mo, magsubo pa kay Sarati. Hindi naman kay papaligan. Tapos magawa pa kayo ng pic na account ko. Nasasabihin nyo na ako ang nag-post. Talagang sobra kayong kakapal. Sir, kapag talagang ikaw ang may kagagawan, papanigan ko siya, siyempre. Ano mo, sir? Hindi ko kayang gawin yan eh. Ewan ko sa... Mama, sandala po sana. Mamarites, ano po yung motibo ni Noel? Kasi yan ang po tatanungin eh, pag sa korte na. Ano po motibo niya para i-upload niya po yung video na yan? Yan ang hindi ko po alam kung bakit niya na-upload dyan. Anong, hindi, siguro po yabang, kasi po may hawak na group yan eh. May group chat siyang hawak, puro mga babae niya ang miyembro doon, sir. Siguro pinagyaban niya. Okay, alright. Yan po ang motibo niyan eh. Anong ebidensya meron kayong hawak, Ms. Marites? Yung ano po, yung conversation po namin sa inyo na inamin niya. Ayun. Tapos tinakab na pa ako doon, sabi niya sa akin. Ayun. So yung conversation na po yun, recorded yun. Recorded po yun, Ms. Marites. Ang alin po? Yung conversation ninyo, ebidensya mo kamo, recorded conversation yun. Nasa SSS ko po, in-SS ko po lahat, bago niya ako blinak. Blinak niya po ako yun. Ano? Screenshot. Screenshot. Sige po, okay na po yan. Enough na po yan. San, ito pong gagawin niyo, Ms. Marites. Bigyan niyo po ng SPA, Special Power of Attorney, ito pong si Ms. Mona Faye. Pumunta ho kayo sa pinakamalapit na embahada natin dyan sa Oman, Jordan. Opo. Bibigyan niyo ng SPA itong si Mona Faye para siya po ang mag-represent sa inyo dito para sampahan ng kaso si Mr. Hadulan. So magdala po kayo ng ebidensya. Bigyan niyo po ebidensya itong si Ms. Mona Faye. Okay. Opo, lahat po naman po, sir. Tool po, hawak mo eh. Good. Sandila po, sir, mama. Captain Artemio Cinco ng Cybercrime sa Camcrime. Maganapon po, Captain Cinco. Captain Cinco. Sir, pwede ho yun ano, na sa pamagitan po ng SPA, ito pong nasa abroad nating complainant, yung kanyang kamag-anak o kaibigan dito ang mag-represent sa kanya sa korte. At meron daw po ebidensya na yung ebidensya raw po yun, pwede bang magamit yun na inamin po nitong suspect na si Mr. Hadulan sa victim na siya nga yung nag-upload ng mga sex video na yon na malalaswa at humingi siya ng sorry. Can we use that as evidence? Yes, sir. Meron po dito kasing masasabi natin, sir, na meron siyang admission, sir, no? Sir, madagdag ko lang po doon sa sinasabi po ninyo na special power of attorney, sir. Opo. Ay isama na rin po niya, sir, yung tinatawag po natin na complaint affidavit. Sa complaint affidavit, sir, isasaad na po niya doon yung pangyayari at ano po yung damage na naapektuhan po siya. Ayun. Buti na lang na natanong, nasabi niya yan. Okay. Very good. At ilang taon po yung... Parusa, sir, doon sa mapatunayan na... Ito, sir, kung mapapatunayan natin, sir, no, maaari siyang makulong dito ng pinakamababa na 6 na taon hanggang pinakamataas po na 12 taon, sir. Very good. Sobrang thank you, Captain Cinco, sir. Copy, God sir. Po. Sige po. Apo. Mr. Hadulan? Mr. Hadulan? Okay. Ma'am, Ms. Marites? Yes po, sir, dul po. Alright, bukod po sa SPA, gumawa na rin po kayo ng complaint affidavit. Pagawa niyo po dyan sa embahada na rin. Tutulong sa inyo yan. Okay? Apo, sir. Tulad nung in-explain po ni Captain Cinco. Okay, ma'am? Pagdating mo dito, yung SPA at saka yung complaint affidavit nyo kay Ms. Mona Faye, yung inyong representative, didiretso na kami sa Camcrame. Okay, ma'am? Apo, sir. Thank you po, sir. Mr. Hadulan? Sir. So, sir, excuse me, kami po ay tutulong dito kay Ms. Marites, excuse me, para kayo po ay masampan ng kaso sa anti-cybercrime. Hindi po mangyayari yan. Sila po ang naglabas niyan eh. Sir, kaya nga po hindi mangyayari. Sabihin niyo lang po sa korte yan. Kasi nga po sir, pag pinail na po sa korte yan, kayo po ay masasapina. Kapag hindi po kayo tumugon sa sapina, kayo po ay mawawaran. Ganun lang po yung kasimple. Okay, sir? Kasi sir, hindi ko alam po talaga. Tanongin niyo nga si Marites kung ano ba talagang sir, ang ebidensya po na hawak niya. Sir, ako yung pinahihan niya dyan eh. Sir, ang ebidensya ang hawak niya, yung pag-amin mo, screenshot, sa kanya na ikaw yung may kagagawa at humingi ka ng sorry, sabi po ni Captain Cinco, yun daw po ay pwedeng gamitin ebidensya na para kayo po ay ma-prosecute at maipit. Okay, meron po video. Pero saan po galing ang video niya? Sir, regardless kung saan galing ang video, the fact na meron kang pag-amin
doon pa lamang magagamit na yun na ebidensya na ikaw na talaga ang isa sa mga nagpapakalat ng video na yon. At kung marami man sila o marami kayo, isa ka na dahil meron kang pag-amin. Ikaw ang unang-unang matutumbok. May pag-amin ka eh. Di ba, sir? Hindi po ako nag-ano yan. Hindi ako nagkalat yan. Sir, ay, may gawa niyan. Sir, may pag-amin ka, sir. Sabi mo lang sa korte yan. Sabi mo, judge, hindi ako nagkalat yan. Pero meron kang pag-amin, yari ka dito, sir. Sana hindi mo lang inamin. Umamin ka eh. Di ba? Hindi, sir. Sobra na yung ginagawa nila yan sa akin eh. Tapos na, tatlong taon na nila akong binubuli sa gawa na sinasabi sir, nila ng video na yan. May pag-amin ka, sir. Doon ka maipit, sir. Sana kung wala akong pag-amin. Umamin ka ba o hindi? Hindi yan mangyari. Ala, nilalim mo. Naging mabait ako sa babae na yan. Never ako naging sama sa sir, tao na yan. Sir, bago so, ka ma... Sir, sandali lang, sir. Bago ka makulong, meron ka bang mensahe kay Miss Marites? Ako, dahil ayaw ko silang patulan dahil pinagtutulungan nila ako na wala naman silang alam ibang tao na nakikisaw-saw. Okay. Napaka-amper sa akin yan. Tapos okay. Magsusumbong pa siya, sisirahin niya pa ako. Okay. Ano bang gusto niya mangyari? Sige sir, ganito ang mangyari sir. Napahiya ako, napahiya siya. Sino bang may gawa? Okay. Ano ba silang may gawa niyan? Hindi sir, ako niyan. Sir, sisirahin kanila, sabi mo. Ganito mangyari sir, kapag ikaw po'y nakulong, sisirahin ng wet po mo ng mga preso dahil lalagyan ka ng pumada. Dahil sa ginawa mong pambababoy dito kay Miss Marites. Naintindihan mo sir? Maglabas yan. Aswerto ka kahit mamatay ako sa oras na to. O, sige po, sir. Baka sa kulungan, sir, sa sobrang sakit, mamatay ka. Dahil sa kababuyan mo. Papatayin ka ng mga preso. Ba't ka napatawa? O. Eh, buti, sir, kung pumada, kung walang pumada, baka lalagyan ka ng grasa. Okay? Good luck na lang sa'yo. Kung mamatay ka, wala akong problema. Papadala lang kita ng bulaklak. Sige, tama na. Sayang tayong oras. Miss Marites? Yes po, sir. Ganun na lamang po. SPA, complete affidavit. Okay? At, opo, sir. Ma'am, kailangan magsalita din ako dito. Meron ka rin konting kasalanan dito, madam. Matagal na namin sinasabi dito paulit-ulit na parang sirang plaka na kami rito. Mababasag ng aking lalamunan, esophagus, yung aking vocal cord. Kasasabi rito, please mga kababaihan, huwag kayong pumayag na kinukunan ng video ang pagsisex nyo sa inyong partner kahit na asawa nyo pa yan. O magkuha ng picture na kayo nakahubad. Huwag kayong pumayag. Ba't ka kasi pumayag, Miss Marites? Curious lang po ako. Kasi po, kiwala po ang binigay ko sa kanya eh. Ang ganda-ganda po ng ano niya, ng trabaho niya. Iisipin ko ba po ba, sir, na gano'n ang magagawin niya? Sobrang tiwala po, sir. Yung po talaga ang binigay ko sa kanya. Pero wala okay. Po talaga eh. Sige po. Siguro nga po mali ako dun. Kaya nga po, ito po ay pangangaralan ko ulit lahat na nagikinig, mga kababayan. Ayan oh, ito na naman, isa na naman. So sana po, pakikalat po ito. Ha? Spread the word na meron na isang biktima. Sana matigil na ito. Para matigil na ito, huwag na ho kayong pumayag na kunan kayo, mga kababayan, habang naipag-sex sa inyong partner. Okay? Sige po, Ms. Marites, magandang hapon po. Thank you, sir. Salamat po. Okay, take over, Klein. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Stress ka ba? Uminom ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstore at freeze-dry acai capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. Explore the brilliance in you kasama ang pinakabagong from Cherry Mobile Flare S7 series. Mayroong Flare S7, Flare S7 Deluxe, Flare S7 Plus. Lahat ay may high definition at big screen display para sa magandang panonood. At hindi lamang yan, may notch display ang Flare S7 Deluxe at Flare S7 Plus. Big din ang RAM ng bawat phones kaya maraming magagawa rito. Pwedeng mag-download ng paborito mong apps, mag-games at iba pa. Magandang selfie and mobile photography experience din ang hatid ng S7 series with its quad cameras. Available ang Flare S7 for 4,500
99, Flair S7 Deluxe at 5,999 at ang Flair S7 Plus for 11,999. Kaya sa Cherry Mobile Flair S7 series ka na. Let's explore the brilliance in you. Like nyo rin ang Cherry Mobile sa Facebook and Instagram. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News. Wanted sa radyo. Meron lang ako announcement. Okay. Ina-announce ko yung good night. Kanina. Out of stock. Naubos. Sa Lazada po. Sa Lazada. Naubusan ang Lazada. Pero, alas 4 raw, restock na. Sabi ng Lazada. So, 1 hour and 10 minutes. May stock na. Ganong kabilis. So, effective po talaga ito. Super effective siya. Ang bilis. Ubos sa Lazada. Itong good night. Pero sabi ng Lazada, huwag mag-alala, 4 o'clock. Pwede na kayo mag-order ulit. Libo-libong karton na ubos. Okay. Yes. Idol, ito sa sumbong attraction po natin. Nandito po si Mr. Ernesto Gabane at John Amatoza. Reklamo nila ang kanilang construction company dahil sa walang mga benepisyo. Oh. Okay. Magandang hapon po si Ernesto.
Magandang hapon po, sir. Okay, Sir Ernesto. At si Sir John, ano pong trabaho niyo sa kumpanya? Plumbing po ako. Sa plumbing. Siya naman po? Mason po, sir. Mason. Saan po yung lugar? Sa Pasig. Opo, yung opisina po nila yan. Pero kayo po saan trabaho? Sa Imus po. Sa Pasig, yung opisina. So dapat minimum wage sa Pasig, 537 NCR. Ang sweldo niyo na po, 455, 8 hours? Opo. Okay, walang benefits meron? Wala po. Wala po. Mr. Aner Canlas, maganda po po. Sir Canlas. Opo. Sir? Mr. Canlas? Mr. Canlas? Hello, hello. Hello, hello. Magandang hapon po, sir. Sir Aner. Opo, opo, sir. Opo. Sir, andito po yung mga empleyado nyo. Bali, anim po sila. Ang ay, kanila... opo, opo, opo. Reklamo po nila, sir. Wala sa minimum, sir. Sir, pwede po siguro kausap, mag-usap na lang po kami. Magkita kami dun sa, ano po, sa site. Para masettle po kung ano po yung mga, ano po nila. Okay. Sige, sir. Ang gagawin po natin, ganito na lang po. Doon na lang po kayo mag-usap-usap sa Dolly, sir. Para... Ay, sige po. Opo, opo. O, sige, sige. Mag-inam naman. Salamat po, opo. Sir. Mr. Canlas. Ay, maraming salamat din po. Maganda po po. Opo. So, sir, i-arrange po namin. Sasama namin kayo eh. Huwag kayo mag-alala. Opo, opo. Nasa Dolly. Kasi sabi niya sa site, huwag. Kasi pag doon sa site, mamaya duru-duruin lang kayo. Pagalitan lang kayo. Sigaw-sigawan lang kayo. Wala tayong mga... Kasi po, lagi na lang po nilang pinapangako po sa amin na yung sahod po namin, iaayos po nila, hindi man po nangyayari. Kaya nga po, sir. Eh dito, sir, hindi sila pwedeng mangako ng basta mangako lang at hindi totoo pa rin dahil Dolly na ito na pwede sila mapasara, mapaparusahan sila. Kaya nga po, sabi ko sa Dolly, kasi di ba sabi niya kanina, nakikinig kayo, gusto niya sa site? Sabi ko, hindi pwede sa site. Ayaw namin kasi, ano lang... Baka magkalukuhan lang. Oo. Pangakuha lang kami ng wala naman sa tama. Correct. Yung, ano, hindi nila. Lang yan. Baka mamaya takot-takotin pa kayo doon. Yun nga po. Kaya, Dolly, kasama kami, tapos patatawagin siya, andun, mag-usap-usap kayo sa Dolly. Yun ang gusto namin. Ang Dolly po ang kakampi ninyo rito. Siyempre kami din. So, pag-ayusin kayo ng Dolly. Okay? Okay. In the end, maobligay ito magbayad. Okay, sir? Sige, sir. Schedule. At saka, sir, yung mga kasama po namin, wala po. Kami lahat kasi 21 kami. Pero hindi namin sinama dito. Bali, anim lang kami nagpunta dito. Sige dahil... po. Lahat po kayo isasama-sama na natin. Isahan na lang. Okay? Mga anong... Schedule po. Schedule. Sila Bibian po mag-schedule. Ha? Opo. Okay. Salamat po, sir. Okay, salamat po, sir. Thank you po. Thank you. Next naman po, Idol. Nandito po si Ms. Dani Camille Adonis. Reklamo niya ang ginagawang paninirang puri sa kanya sa social media. Okay. Kanina, yung mga hubad na larawan. Ngayon naman, paninirang puri. Okay. Sige. Kausapin natin si Ma'am Dani Camille Adonis. Good afternoon po. Magandang hapon po, Madam. Anong klase pong paninira? Kasi po, sinasabi po nila po na nag-scam daw po ako ng 30 million. Tapos po... Scammer ka raw? Opo. Tapos sabi ng ko sa... 30 million? Opo. Sabi ko nga... Teka muna, Mama, sorry. Kung scammer ka ng 30 million, wala naman sa itsura ni Ma'am. Walang alahas. Saka wala po, siyang branded na bag. Hindi po. Saka po sana po, wala ho ako dito. Hindi po ako hihingi ng tulong sa inyo. At wala siyang inyo. Branded na pantalon o yes, sapatos. So, hindi. Sa biglang tingin lang yan. Malay natin. Hindi pa, naman po. Kumbaga, ang inaano po nila ng loko daw po ako ng mga client namin. 30 Chinese. Million daw na loko mo? Opo. Tapos sabi ko sa kanila, kung niloko ko po yun sila lahat ng 30 million, di sana po, meron na po akong mansion, meron na rin po akong ano po, sariling bahay. Di ba po? Hindi na ako nakikita rin sa biyanan ko. Tapos okay, po, pero ma'am, bakit po kayo ang pinagbibintangan? Kasi po, meron po akong naging kaaway po eh. Pangalan po niya, Dale Pablico po. Tapos okay. Po, kaya po ako nag-guide sa kanya, ano, Sir Rappi, kasi po, nag-photocopy po siya ng ID ko. Tapos po, nilagay po niya sa loob ng unit ng client ko. Kasi nasabi po niya na ako daw po yung nagpapaalis. Pero ang sabi ko, bakit mo ginawa yun? Eh, hindi naman ako pumupunta doon sa unit na yun. So, tong client ko po na to, pinagbibintangan po ako na pumasok po ako doon sa unit. So, sabi ko, what if po may wawala or may makuha po, ako po yung pagbibintangan po kasi nilagay po nila yung photocopy ng ID ko. Tapos sinabi po niya, scratch paper lang daw po yun. Okay. So,
Pinapakalat po social media ni scammer ka? Opo. Alright. Oh, sabi ko po sa kanila, pwede naman po nila akong kausapin kung may problema po yung client or ano. Hindi po yung sisirain ako dahil sa gusto nila pong ano pabaksakin pong, lang ako. Ah, kayo po isang real estate agent. Opo. Sige po. Miss Dale? Yes po. Publico? Yes, sir. Kayo po ay inireklamo ni Miss Dani Dani Camille Adonis. Opo. Ng paninirampuri sa social media. Sinasabi niyo scammer siya na hindi naman kayo po, pwede madimanda po. Cyber libel. Mm-mm. Ma'am, ano pong reaction niyo? Sir, hindi ko alam kasi masyado na kasing sobrang dami na. Pinablatter na namin siya eh. Saan nagtatago? Kaya po niya ako pinablatter kasi po. Sinabunutan ko po yung kasama po. Niya. Sandali po. So Miss Dale, bakit niyo siya pinagbibintangan na ng scam ng 30 million? Kasi sir, ganito yan. Kumukuha siya ng full payment sa Chinese, 2 plus 12. Tapos, ang niririmit niya lang sa amin na owner and SPA is isang buwan lang po. May proof po ako dito. Isa din ako sa unit owner. Pinorge niya yung perma ko para makapag-sign sila ng contract ng tenant. At 7 units po yung, ang pinaalis po. Yung signature niyo. Okay, excuse me. Miss... Ano bang shortcut na pangalan mo? Danica po. Danica. Miss Danica, bakit niyo pinorge yung signature ni Miss Dale? Hindi po. Binibigyan niya po kami ng... Pakisagot lang, bakit niyo pinorge? Yung sa forge po, yung sa gate pass po. Kaya nga po, ba't niyo pinorge? Kasi po sinabihan naman po niya, sige, kaya niyo naman gawin yan. Okay lang yan, be. Kumbaga, pinayagan kanyang i-forge? Opo, kasi wala po siya nung time na po yun. Sabi niya, may AL naman po daw kami. Hindi, ang pinorge mo raw ata. Ano yung Miss Dale ang pinorge niya? Yung gate ang pass po. Ang pinorge na po is contract ng 5 unit. Gate pass, wala ko, hindi ko siya inauthorize. Kasi bakit ko sasabihin na sana lang, eh andito ho ako lagi sa MOA. Nagbakasyon po siya. Okay, so ma'am, Danica, yung pagpo-forge mo pa lamang ng kanyang signature, whether gate pass yan, at lalo pat kontra, doon pinapakita lamang na hindi maganda ang iyong karakter. Ma'am, hindi maganda ang iyong pagkatao. Now, kung meron mang reklamo si Miss Dale, publiko sa iyo, mas kapanipaniwala siya para sa amin dito. Mas meron siyang kredibilidad. Ikaw wala. Dahil namake ka. Nag-gets niyo, ma'am? Ako, alam ko po yun. Pero tapos ngayon, ikaw pang may gana magreklamo, samantalang ikaw na nga pala ang gumawa ng katarantaduhan laban dito kay Miss Dale. Ang sabi ko po sa kanya, hindi niyo po kailangan na kung ano yun. Kausapin niya po ako, bakit po ko yun. Ah. Sir, kinakausap ko po sila. Kinakausap ko sila po. Ang ginagawa po niya is sinisiraan niya na po talaga ako. Trial for publicity po ginagawa trial nila. Trial for publicity. Pero ma'am, kung kayo po inalagay sa kanyang sitwasyon, kayo po ay ginagot, niloko, tinarantado, at sabi hindi ho kayo makausap niya, hindi ho ba kayo gagawa ng mga hakbang na para makuha yung atensyon ng taong ayaw makipag-usap sa inyo? Ako sir, kakausapin ko po siya. Kakausapin okay. ko po Sige siya. Sige po, Miss Dale. Po. Okay. E willing daw siya makipag-usap sa inyo? Pwede po ba akong pumunta dyan ngayon? Mahihintay niya ako? Oh, nasaan ho ba kay Miss Dale? Nandito ako sa EDSA na, papunta na ako dyan para Sige. Mag-usap kami. Sige kasi po. Dalawang 2 weeks na ako naghihintay sa'yo at pinadala mo yung abogado mo. Hanggang ngayon, wala namang response. Sige po. Diba? Ma'am, hintayin po namin kayo, ma'am. Sige po. Kayang-kaya okay, po siguro hanggang 4 o'clock. Salamat po, ma'am. Thank you po. Okay. Sige. Miss Danica, balik ko muna kayo dun sa kabilang booth. Pag-usapin ko kayo. Palagi namin sinasabi dito, pag walang reklamo, walang kaso. Mm-hmm. So, nag-ayos kayo, okay lang. Sige kasi po. Kung tutusin, mas mabigat po yung kanyang reklamo. Cyber libel versus yung pamimeke, perjury. Yung sinasabi sandali lang, ma'am. Ma'am, in-explain ko lang, makinig ka lang. Mm-hmm. Versus yung perjury at pag-scam, pag-nanakaw, antindi po. Pag naglaban ng kayo sa korte, Apo. Matatabunan po ng 1,000,000 beses yung kaso mong cyber libel kumpara po sa kanyang ikakaso sa inyo mm-hmm. na mas mabigat. Kaya mas maganda mag-usap. Apo. Ikaw ang complainant namin, pero pag siya ang lumapit dito sa amin mamaya, mababaliktad ka. Apo. Mas maganda mag-usap na lang kayo, okay? Apo. Salamat po, ma'am. Sige po. Sige. Itong good night, sobrang galing talaga itong good night. Effective. Na wipe out sa Lazada. Sa sobrang effective niya, idol. Wipe out po. Kaya, mga sir, mga ma'am, mga sir, 4 o'clock pa. Ayan. In 58 minutes, sabi ng Lazada, 58 minutes pa, 4 o'clock pa,
magkakaroon ng restocking. Eh kasi ATC, magaling kasi itong ATC, magaling itong ATC. At syempre, binigyan ng exclusive distributorship itong Saikatsu Incorporated. So hindi ho mabibili ito sa mga butika. Mag-ikot kayo sa lahat ng butika sa buong mundo. Wala. Exclusive lang. Okay. Sa Saikatsu Lazada Shopee. Okay. Stress ka ba? Umiinom ka ba ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan? Ilan lamang ito sa mga superiors ng katangian ng fruit, superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline is 0922-888-7884. Pagoda Air Freshener, ang paboritong pagoda, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. Explore the brilliance in you kasama ang pinakabagong Cherry Mobile, ang Flare S7 Series. Merong Flare S7, Flare S Deluxe, Flare S7 Plus. Lahat ay may high definition at big screen display para sa magandang panonood. At hindi lamang yan, may notch display ang Flare S7 Deluxe at Flare S7 Plus. Big din ang RAM ng bawat phones at kaya maraming magagawa rito. Pwedeng mag-download ng paborito mong apps, mga games at iba pa. Magandang selfie and mobile photography experience din ang hatid ng Flare S7 Series with its quad cameras. Available ang Flare S7 for $4,999, Flare S7 Deluxe at $5,999 at ang Flare S7 Plus for $11,999. Kaya sa Cherry Mobile Flare S7 Series ka na, let's explore the brilliance in you. Like nyo na rin ang Cherry Mobile sa Facebook and Instagram. Magbabalik ang Wanted sa radyo. Binatilyo pala ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine, sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange,
lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Idol, may good news po tayo. Good news. Nandito po yung magkiklaim ng wallet with 3,000 pesos, 528 yuan, and $481. Overall, nasa mahigit 32,000. Ang nagsol po isang tricycle driver na si Mr. Joniso Lagutan, kasama po si Ms. Luz Biminda Lagutan. Mr. Mrs. Apo. Ang may-ari po is si Mr. Ming Lu. Tricycle driver na naman. Dumadami yes, ng mga anis na tricycle driver. Palakpakan natin lahat ng tricycle driver. Saludo po ako sa mga tricycle driver. Hindi lang pala mga taxi driver. Ngayon, mga tricycle driver naman. Yes, dumadami. Sige, bigyan natin kay Mr. Minglo. Mr. Minglo, good afternoon. Do you speak in English? A little. Okay. Is that your wallet? Can you count? Yes. Count. Money. Yes. It's okay, a wallet. Okay, money, count. Money. Yeah. Yes. Chapwe. Go pa. Okay, yes. 400. Yeah, yes. 400. Okay. And Chinese yuan. So. Okay. Yes. Yes. Complete. Yeah. Complete. Okay. Very good. Yeah. Mr. Lu, he is the hero. Can you say thank you to him? Say thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Yung mga netizen ngayon. Sigurado ako yung mga netizen. Okay, can you say one more thank you to him? Mr. I forgot. Mr. Janisio. Janisio Laguta. Laguta. Yeah. Yan, at least napronounce siya. Yun yung inintay ko. Napronounce siya ng tama. Yeah. Okay, sige. Okay, Mr. Laguta, itong ating tricycle driver. Bigyan natin 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. Salamat ATC, po. The best ito. ATC ang pinakamagaling na healthcare company. Pakibunot po muna yung 1,000 para makita po ng ATC yung 1,000, sir. 1,000 reward. Reward yan ng ATC. ATC, Mr. Lu, ATC gave him 1,000 pesos reward for his honesty. Okay. 1,000. 1,000 na. Yeah. No. It's up to you. It's up to you. But ATC gave 1,000. Reward. ATC. Oh. You want to give reward? It's okay. No problem. No problem. Sige, ano pa yung 1,500 worth of ATC okay, no products. Problem, no problem. Car mount holder mula sa Cellboy. Kumeya 3Q, quality quantity, quick cook, masarap talaga. At sa 3K Federal Tires. Okay. Sir, Junicio, saan mo napulot yung wallet? Sa kalsada po. Kasi, wow naman. Kasi may pinipilaan po namin ng tricycle. Doon po ako. Doon po ako umano. Ngayon, makita ko. Saan po ang kalsada? Sa Quezon City po, sa Prisco del Monte. Okay. Ngayon, nung makita ko po, kinuha ko pero hindi ko binuksan kasi hindi ko muna. Sa kalsada po talaga? Nakatiwangwang lang doon? Bandang tago po sa gilid. Bandang gilid. So, pinulot mo? Opo. Ngayon, sabi ko, bubuksan ko to pagdating sa bahay, hintay ko muna may mag-claim kasi ayoko buksan dahil hindi pa nakikita ng may-ari. Baka may dumating, binuksan ko na. Okay. Kaya hindi ko po binuksan. Ngayon, alas 10 na po ng gabi, walang naghahanap. Ibig sabihin, gagarain na po kasi ako. Opo. Kaya ngayon, pagdating ko sa bahay, sabi ko sa asawa ko, ma, nakapulit ako ng pera, wallet, sabi ko ganun. So sabi niya, ibalik mo yan. Sabi ko, teka muna, bibilangin ko muna, ililista ko, i-record ko. Okay. Kung ilan. Yung nga po, sumadali sabi, ni-record ko bawat item ng pera. Okay. Tapos sabi niya, ibalik mo, ang problema ko kako, walang address. Kaya sabi ko, bukas ng umaga, dadalhin ko kay Idol. Okay. Rapid tool po. Yun nga po, dinala ko ng loans dito agad. Alam niyo ba na napakalaking pera yan, sir? 32,000 mahigit ang kabuang halaga ng pera ng nasa. Alam niyo yun, Mrs.? Ganong kalaking pera? Okay. Bigyan si Mr. Mrs., ano pong naramdaman nyo nung makita nyo yung pagkarami-raming pera? Natakot po.
po. Natakot. Tapos agad-agad sinabi niyo si Mr. Soli yan. Opo, kasi wala nang wala nang pag-alinlangan Soli agad. Opo, kasi hindi naman po amin amin 'yun eh, kaya kailangan talaga yung Soli. Palakpakan natin si Mrs. si Mrs. ang Angel de la Guardia. Kasi sinabi niya kay Mrs., sabi ni Mrs., Soli na yan. Kasi kung sinabi ni Mrs., huwag isoli, eh siyempre susunod si Mr. So, ibig sabihin, kung tutusin, bayani din si Mrs. Yes, Angel de la Guardia. Bari yung Angel. Di ba? Okay. Mrs., maswerte ka meron kang isang bayaning Mr. Opo. Lagi po siya, sir, lagi po siya nakakapulot, sir, kung hindi mga cellphone, mga ano, sinusuli niya po. Abay, baka minunan ang mata niya, palagi nakakulot. Palagi sinusuli. Opo, naiiwan po sa tricycle, tapos minsan po sa kalsada na pag tumawag na, no, nakikipagkita siya kaagad kung saan yung mayari. Ang bait naman. Hindi po yan nag-ano ng... Ang bait naman. Ilan po anak niyo? Dalawa po. Sa inyo po yung tricycle? Hindi po, nakikiano lang po kami, nakikiboundary po. Uy, magkano pong kinikita ng tricycle driver sa isang araw? Nabot din naman po 400. Minus boundary? Hindi po. Labas na po yung, linis na po yung boundary 200. So, 400 kinikita niyo isang araw. Tapos, may trabaho kayo, ma'am, Mrs.? Minsan po nagtitinda ako ng barbecue po. Doon sa tabing kalsada namin. Okay. Paminsan-minsan? Paminsan-minsan lang po. Sumasapat naman po yung kita? Ayos lang din po. Kasi, hindi po ako pwedeng araw-araw kasi kakatapos ko lang din po maoperahan. Oh. Dalawang taon pa lang. Ay, may higit isang taon pa lang. Ilan taon po yung mga anak nyo? Malaki na po yung mga anak namin. Kaya lang, may mga maliliit na mga anak, kaya hindi rin makapagtrabaho. Babae po yung anak namin. Ilan taon po? 27. Yung isa? Yung isa, 26. Ah, so wala na kayo, dalawa na lang kayo sa buhay. Kasi, yung dalaga po, nasa amin. May trabaho? Na-Indo. Kaya wala na pong trabaho na naman. Oh. Eh, yung dalawang apo po. Alam mo, bilib ako dito kay Mr. Dionisio. Gusto nyo, dagdagan ko yung inyong barbecue business, ma'am? Hindi nga, hindi po ako nagbibiro. Dadagdagan ko. Dahil ako po ay sobrang hanga dito sa inyong Mr. Dahil sa kabila ng maliit lamang ang kinikita, 400, wala pa nga sa minimum wage yan ng mga manggagawa, hindi siya nakapag-isip maging kayo po. Hindi kayo napag-isip na huwag na isoli yan. Kasi kung tutuusin, wala naman nakakaalam, hindi naman sa pasahero niya yan pala, ayan sa kalsada, pwede naman agad ibulsa na yan. 32,000, ang laking pera yan. Pwede na kayo makabili ng single na motorcycle niyan. Pero sa kabila niyan, tinabla niyo yung tukso. Dahil diyan, retigaluhan ko kayo, ma'am. Ako na. Dagdagan ko kayo ng puhunan. Anong puhunan? Ano bang gusto mong negosyo ang puhunan? Hindi ko po alam. Barbecue? Barbecue po ang tinitinda ko po kasi. O, palakihin ko na lang yung barbecue. Bigyan ng dagdag punan para sa barbecue mo. Okay sa yon? Kung pwede po, di salamat po. Sige po. Maraming salamat po. Dahil po yan sa inyong katapatan, gagawin ko po yan. Dahil ako po ay sobrang tuwa. Sige, pag-usapan po natin mamaya doon po sa inyong dagdag negosyo doon, kapital sa inyong barbecue business. Okay? Salamat po. Mr. Lou, very honest man. Yeah. I gave him reward, 1,000. Yes. Okay. Okay. No problem. Thank you, ha? Reward, I gave him. No. Uh-oh. Okay, sige. Okay. Maraming salamat po. Okay. Bakit? Ba't ka nang tawa? Oh. Pakita mo yung 1,000. Pakita mo sa camera. At sinisip pa niya. Pakita mo yung 1,000 sa camera. Hindi, para sa ATC to. ATC, ayan po, natanggap na. ATC, nanonood yung ATC. Kaibigan natin yan. ATC, salamat ATC. Mabuhay ka, ATC. Talaga naman, ang ATC stands for honesty. Ayan. Kaya pinagpapara itong ATC. Lumalaki ang kumpanya ng ATC. ATC is one of the most successful healthcare corporation in the Philippines. Okay. Thank you po, ATC. Okay, sir. Salamat po. Mr. Lu, sheshe. Sheshe. Okay. Sige. Okay na. Okay. So, idol, face-to-face yung kanina po. Si Miss Danica Adonis, yung reklamo niya ang mga taong naninira sa kanya sa social media dahil sa isang scammer daw po siya. Nandito na po si Miss Dale Pablico. Nandito na? Yes, idol. Okay.
Apakat. Okay. Okay. Oh, magbasa ka muna ulit. Ayun. Like and subscribe niyo lang po ang official Facebook ni Idol Rafi, Rafi Tulfo in Action, at ang YouTube po, ang nag-iisang 3 million subscribers po, ang Rafi Tulfo in Action. Okay. Meron po kasi na may making ngayon at ginagamit po Wanted sa radyo. So wag niyo po i-subscribe yan. Maraming nagsasabi, ano ang ginagawa natin? Meron po kami ginagawang hakbang. Siyempre, di po namin sabihin na ngayon kung ano na po yung development sa ginagawa namin. Ay, papaubayan na po namin yan doon sa mga taong nilapitan namin for this problem. But anyway, ang request lang po namin, buong sa 3 million, bantayan nyo po doon. Pag nakalagay wanted sa radyo, ginagamit nyo talaga wanted sa radyo, then tingnan nyo i-block agad. Na hindi pala yun, walang 3 million subscriber, eh huwag nyo na pong panoorin. Yun. Yes. Makakatulong po kay mga netizen para, di ba, hindi na po lumawak pa itong ginagawa nitong mga namimeke. Okay, ito, marami na sila. Andito na? Ah, ito, isa lang pala. Sige, si Miss Dale. Naku, umusok sa galit itong nandito ngayon, si Miss Dale. Ma'am Dale, maganda hapon. Salamat po sa pagpunta. Okay. Oh, nag-iingal pa. Miss Dale, ikukwento ko na muna sa iyo, yung napag-usapan namin bago dumating. Meron daw siyang unit na nilease sa iyo. At humingi raw siya ng permiso na isa-sublease niya yung unit na yon, tutubuan niya. Uh-oh. At pumayag ka raw. Uh-oh. At siya raw ay nagbabayad naman palagi on time. Mm-mm. So ngayon, ano raw problema doon? At para tawagin mo siya scammer. Ma'am. Nag-rent siya sa akin ng 60,000 per month. Okay. No, 50 lang. Oh, 50. Kasi maraming unit. Okay. Yung contract dito na pinapirmahan niya sa client niya is 45,000 per month. 50 ang lease sa'yo, 45 pina-rent niya? Oo. Ba't bumaba ng 5,000? Hindi ko alam sa kanya. Bayad lang siya sa akin monthly ng 50,000. Okay. For yung unit ko talaga is parang 5 months. Okay. Pero yung tenant niya doon, pumasok ng mga November, ang rent is 43,000 kasi madami hong unit yun eh. Bayad ng 2 plus 12 sa kanya. Paano siya doon kumita? Kung 55 ang rent niya sa akin, 50. Kasi limang unit yun eh. So, ibig sabihin hindi siya kumikita kung tutusin? Yun ang tingin ko. So, kung paano naging ano yun? Hindi kanya pinagkakitaan. So, anong scam ho doon, ma'am? Sorry ha. Pinupull out ko na yung unit sa kanya kasi ang usapan namin monthly lang. So, hindi siya nakabayad? Hindi siya nakabayad. Ang daming checking talbog. Na late lang po yun, sir. Kasi sabi ko sa kanya... So, hindi po scam ang tawag noon. Estafa yun. Sabi ko po sa kanya, hipahintay lang kasi kinukuha pa namin ni sir yung payment. Kasi po, ang ginagawa ho namin, sir, magmamonthly po kami ng unit po. Tapos pinayagan naman niya po kami. So, yung client, yung kapartner ko po na Chinese... Pero ma'am, bakit mo pinaparent ng bagsak presyo? Hindi po, 45 po yung parent po ni sir. Tapos po, hindi, pinapaikot kasi 50,000 po namin. Yung i-rent sa kanya... And then i-sublist yun ng 45. Mm. Sunugi ka pa ng 5,000. Why would you do that? Hindi po, sir, ako. Kumbaga po, pinapaikot po nung pinaka-partner po namin yung pera po. So, 2 plus 6 po ilalabas po namin. Tapos po, at yung iba pong payment po, ipakukuha sige, po ng ibang unit. Sige, tayo. Ma'am Dale, ano yung pinakareklamo nyo? Hindi ho siya humaharap sa amin. Nagpa-blatter na ho kami. Tapos, tinawagan, minessage ko siya na pumunta kami ng barangay para mag-usap. Opo. Pero ang wala nangyari nun... Wala ko na text kasi tinatay ko yung cellphone ko kasi sunod-sunod kayo ng text sa akin at pananakot ko. Nag-message ka sa akin. Ang sabi mo, magkita tayo sa security office, di ba? Bakit hindi ka pumunta? Bakit ang pumunta doon is yung attorney mo? Yun nga. Bakit nga ako pupunta? Eh sabi nga nung attorney, huwag kang pumunta, Danica, kasi baka mamaya saktan ka din nila at dahil nagsama-sama sila para paanin ka. Which is totoo po, sir. Sama-sama po sila doon nagpunta. Eh sa akin naman po sa kanya, pwede naman niya po akong kausapin, sir, di ba po? One on one, dahil laging kaibigan ko po siya. Hindi po niya pwedeng i-deny yun. Hindi na nung bang nagreklamo laban sa inyo? Kasi kung hindi lang siya, halimbawa, siya lima po, sila...
Di lima din dapat mangharap siya po, sa inyo. Saka po yung kasama po niya na nasa bunutan ko kasi pong ginawa nga po nila, nilagay yung photocopy ng ID ko. Wala naman, di naman po pumupunta. Sa sobrang galit ko po, nasa bunutan ko po yung kasama niya. Sabi niya kasi, sabi ko, ate, ikaw pala naglalagay ng ID ko. Bakit ginawa mo yan sa akin? Samantalang kausap pa kita nung umaga. Tapos sabi niya, hindi ako, yung kasama ko si Karen. So sabi ko, bakit niyo ako ginagago? Sabi ko, bakit niyo ako ginaganyan? Ginagawa niyo na ako ng plano na hindi ko naman din ho alam. Pwede naman niya po ako sabihin ko ano yung talagang problema po, di ba po, alright, sir? So, ma'am, anong gusto mangyari dito? Kasi gusto siya, namin siyang dalhin sa NBI. Kasi may reklamo na kami sa NBI. Pumunta na kami ng NBI. At dahil po tumatalbog yung mga cheque niya? Tumatalbog yung cheque niya. Hindi niya binalik doon sa tenant na sinabunutan niya. Okay. So, nag-double ang tawag po niyan? Nag-double tenant okay, siya. Okay, ang tawag po niyan, istafa. Opo. So, ina-acknowledge nyo po, ma'am, na meron kayong mga talbog cheque. Sir, yung talbog po na cheque, pinalitan naman po namin ng cash yung iba po. Sabi ko sa kanya, ate, sabi ko, para mapaksi na tayo, meron pang natitira na mga cheque yung tumalbog? Yung sinasabi po niya na talbog yun, yung po yung sabi po ng attorney ko, turo po niya sa akin, Miss Danica, nag-cancel sila ng contract, so wala kang ibibigay yan, dahil forfeited yan. Yun po, kasi notaryo na po. So, sila ng contract, notaryado na po. So, nag-issue ka ng cheque for a certain month. And then, yung month na para sa cheque na yun, kinansel nila kasabay. Sabi ko, opo. Sabi so, dapat ko, opo, nga naman, hindi mo na bayaran yun. Yun po. So, ay, hindi ho totoo yun. Hindi to totoo yun. Sinabi na kasi po hinabol sa kanila. Siya, nagpa-blatter pa. Andyan po yung proof ko. Kaya may blatter dyan. Kaya po nag-blatter yan, Sir Rapi, kasi nga po sinabunutan ko. Nagharap-harap po kami sa dalawang ano, blatter po yung nandaan. Hindi po nila sinabi sa barangay okay, kung bakit po alam sila nyo, sinabunutan. Alam nyo, ma'am, medyo masalimut itong inyong reklamo. Opo. Kasi ikaw, gusto mo siya sampahan ng cyber libel. Siya naman gusto magsampahan. Wala naman. Ma'am, tandaan lang, ma'am, istafa. So, kung magkukorte na lang kayo, lalabas ako dito. Unless kung kayo po napunta rito para pag-usapan yung problema, pag-ayusin ko kayo, then I can help. Pero kung yung, pero ma'am, mas matindi yung kaso mo kasi cyber libel sa'yo kumpara dito sa kanya is istapa. Depende pa yan. Kung malaking halaga, large scale, non-bailable offense po yan. Sinasabi ko lang sa'yo. Ano sigurad ng attorney mo to? Opo. Alam ko naman so, po yun. Kung kaya ako po, sa'yo, ma'am, tsaka huwag kang magtago. Ka harapin mo kami. Paano ako magtatago sa inyo? Paano, hindi ako nagtatago. Inaano nyo ako na, oh, pupunta dito yung mga Chinese, dalay bodyguard, ano kayo, ginaganon po nila ako, sir. Sasabi niya, magpapadala kami ng Chinese mafia dyan. Magdala ka ng government, police, lahat, magpaprotect ka. Eh, bakit kailangan mo sabihin sa akin yan? Ibig sabihin, planado nyo talaga nasaktan wala, ako. Wala, kasi ang utak mo, sinasabi hindi, mo ganun. Mini-message nyo ako. Mini-message wala akong message sa'yo ako. Na may ganyan. May mga message sa akin. Humarap ka lang, yun ako. Lang. Humarap ka sa barangay kung saan ka pinapatawag. May message ibig sabihin, sa may record na ganun. Anything na mangyari sa'yo, alam kung sino tapos ang po, accused. Sinasabi pa po nila, sir, na hindi daw po ako buntis. Pero pwede ko po sa kanila harap yung OB ko na buntis ako kaya ayoko pong humarap sa kanila. Ano kailangan po doon buntis sa hindi? Kasi dinudugo na po ako nung time na okay, sinugod ko po sila. Okay. Ma'am Dale, may sinasabi siya na meron daw pagbabanta sa buhay niya. I would like to warn you, sa ngayon ma'am, nakakalamang ka. Kasi kung babantaan mo siya at magagamit... Sir, sandali, hindi ma'am, lang ako ang evidence, may... Ma'am, pakatapos niyo ako. Magagamit yung evidence against you. So, magkakaroon siya ng panibagong kaso laban sa'yo hanggang sa bandang huli, tabla na kayo. Grave threat is a serious crime. Sir, hindi lang ako may atraso sa kanya. Ay, hindi lang ako ang naghahanap sa kanya. Parang 10 Chinese ang naghahanap sa kanya. Pinapunta ko na dito. Aha. At least, kahit sa harap na ninyo... 10 Chinese. Na ganun din ang situation. Oo, tinakbo niya yung pera. Ah. Meron ka bang proof na tinakbo namin talaga yon? Kasi harap alam sila mo, pwede naman kaming kausapin. Huwag kang umalis ha, kahit hindi na tayo on live. Humarap ka. Okay, okay lang. Pero huwag niyo ako saktan. Huwag niyo akong anuhin. Sino bang nanakit? Sino ba ang nanakit? Di ba ikaw? At the first place? Paano niyo ako mananakit? Nanangulot ka ma'am, di ba? Opo, so ikaw una nanakit. Nilagay nyo lang kasi. Nilagay ho nila kasi yung ID ko at sinabi po nila ma'am, na ako regardless ma'am, kahit na halimbawa may ginawa silang ganun, meron naman tamang proseso tulad ng ginagawa nila, nagpa-barangay, magpa-NBI. Lahat. Pero ma'am, don't put the law into your hands kasi makakasuhan ka dyan ngayon. Mm-hmm. Yung pananambunod, pwede kang kasuhan ng... Nagpunta na rin naman po ako. Physical injury. So, huwag ko kayo magpadalos-dalos. So ngayon, natatakot ka, nasaktan ka nila. Sino kasi ang nag-draw ng first blood? It was you dahil sinambunutan mo yung isang kasamahan niya. Mali kasi ka po dun. Nagsimula po kasi sila, sir. Regardless, ma'am, kahit na po nag-post ng ID, huwag mo sambunutan. I-demanda mo tulad na ginawa nila. I-proseso mo. Okay, ma'am? Okay. So,
magkakaayos ba kayo? O? Hindi ho maayos dito kasi marami ho siyang tinakbong pera. At mga magkano, ma'am? Patunayan mo muna na ako yun. Patunayan mo muna na ako yun. Kasi dapat hindi kayo nagbibintang ng isang taon lang. Sa ano, one side story kasi kayo eh. Hindi niyo ako pakinggan eh. Parang hindi ka naman naging open sa akin. Asan ka ba? Ba't ano ba ginawa mo sa akin? Asan ka ba? Inaway niyo ako, di ba lahat? Di ba sabi ko pumunta ka sa barangay? Oh, pinapakalat niyo pa? Hindi ka kasi lumalabas eh. Buti lumabas ka nga dito tama, eh. Bakit tama ba yung gawin nyo yun para lumabas ako? Magpa-trial publicity kayo, mamahiya kayo ng tao. Hindi kami namamahiya. Sinasabi hindi lang namin yung totoo. Lahat, andito yung proof, oh. Hindi nyo kailangan gawin yun. Kailangan nyo kausapin yung tao ng maayos para kausapin kayo ng maayos. Hindi nyo kailangan mamahiya. Hindi ka nga makausap ng maayos eh. Talaga ba? Tinry nyo na ba? Yung hindi nyo pa sinabi na-try mo, pinapunta mo yung attorney mo. Asan na yun? Walang nasolve na problema sa'yo. 2 weeks na. Ang blatter is... Bakit ano ba sabi niyo sa attorney ko? Pinag-isaasan niyo. I-update ka daw. Advisan ka. Inayos na nila. Nagpunta sila sa isang ano lugar. Sama yung mga Chinese. Nandun siya. 10 hours silang nag-meeting. Ang sinasabi niya, paano haharap yung tao kung tinatakot ninyo? Kung sinasabi niyo na papa-mafia niyo sila, papa-bodyguard niyo, papahuli. Paano nga haharap sa inyo? Nabasa ko dyan sa mga sinasabi ko, hindi ko alam. Oh, basta ang gusto ko, oh, makausap eh, bakit ka. Bakit pinopost niyo ako? Dapat kausapin niyo ako. Hindi naman ako, ano eh, sindikato. Hindi naman ako mamamatay tao. Pwede niyo naman ako kausapin eh. Diba? Hindi ka nga lumalabas pag may paano problema. Paano mo ako kakausapin? Hindi mo nga ako tinatawagan. Tapos alam mo, pinatay ko yung cellphone ko dahil sunod-sunod kayo ng tawag. Sunod-sunod ang dami mo kasi atraso. Ang dami mong reklamo. Hindi. Hindi yon. Pinilit nyo kasi na ako lahat ang may kasalanan pero hindi nyo muna ako pakinggan. Ginagawa nyo one side story lang kayo, te. Ginawa mo ikaw nagpaano, nagpaplano na siraan ako kahit wala akong ginagawa sa'yo. Umaga kausap kita. Alam mo yan. Sabi mong hindi kita kausap ng umaga. Sabi ko, ano problema? Tapos ano, sa ginawa mo, sabi niyo, ebe, meron na palang problema. Sige, ganito na lang. Pagharapin lahat kung ano. Para okay, tayo mag-usap. Lahat. O, bakit hindi mo kaya... O, sige. Bakit? Sa harap niya, ako hindi ako nanakit sa'yo, wala akong ginawa. Okay. Ngayon. Okay. Ikaw nga ang nanakit. Hindi naman kita sinaktan na. Sinaktan ba kita? Yung kasama ko, yung may utang bakit ka. Bakit kasi sabi mo, siya ang may gawa. Siya nga may gawa, di ba? Yun nga eh. O paano hindi ako magagalit sa kanya? Kliyente mo yun eh. Ba't sa akin nga lumapit? Hindi ko siya kliyente. Ahente din siya. Nag-ahente rin siya. Alam mo ba? O, hindi mo wag alam na, eh. Alamin mo na lang. Kasi papunta na yun dito yung lahat ng Chinese. Para maklaro na to. Kasi ang tagal na namin, ang tagal ka na namin hinahanap, di ka pumunta. Talaga? Hinahanap? Hindi ka naman nagtetext sa asawa ko? Okay. Alam mong pinatay ko na yung cellphone ko? Miss Dale, I can see the big picture here now. Ito po ang ma-advise ko sa inyo, Miss Dale. Hindi, may advice ko kay Ma'am Danica. Yung pong pagpo-post nyo na makuha na no against her, naiintindihan ko yung damdamin nyo, pero don't give her the opportunity na magkaroon siya ng pagkakataon, meron siya maibato na counter charge against you. Kumbaga, meron siyang panabla. So if I were you, huwag ka na mag-post. Total, meron ka ng hawak na mga ebidensya na para siyang sampahan siya sa NBI. Sabi nyo nga, yung estafa. So ngayon, kung hindi mo tatanggal yung post, magka-counter siya. So, di ba? So don't give her that opportunity if I were you. Para ikaw lang ang merong demanda against her. Siya walang demanda against you. So if ever kasi po sir, ba, ikaw yung guarantor namin na sir, gusto namin siyang makausap ng personal eh. Mm. Na kung kunwari i-invite namin siya, pumunta siya. Kasi hindi ho siya pumupunta eh. Okay. So ganito po ma'am. Willing ho ba kayo na mag-usapin? Ganito po kasi sir. Ma'am, kaharap po lahat ng mga kasama niya ng mga may problema sa inyo. Ganito po kasi sir. Ma'am, sabi po nung Chinese ma'am, na boss. Ma'am, sandila, papayag ka ba? Ako po okay lang po sa akin. Pero sir, and you can also bring your attorney para mas maging kapante ka kung gusto mo. Kung alam niyo lang po, mo silang lahat. Sinasabi po sa akin, huwag kang pumunta dyan kasi ganito, ganito, ganyan. Kaya nga ma'am, sometimes yung attorney natin overprotective and sometimes sorry sa mga attorney, eh gusto nila palaging nandyan sila sir, para sandali lang per appearance meron silang kita. Okay? So, kuminsan naman, kaya mo naman na ayusin yung problema ng walang attorney, why not? Mm. Tulad nito, willing naman sila makipag-ayos. So, ang sa akin lamang, ma'am, huwag ka mag-alala, hindi ka masasaktan kapag andito ka, respetuhin naman siguro nila kami and we will not allow that. Pag dito ka makipag-usap sa amin, nandito sila, we will make sure na hindi ka masasaktan. Pero pag sa labas, I don't know. Mm-hmm. Right. Now, siyempre, pag dito magkipag-usap, i-refer namin kayo sa proper authorities, kasama ng ajeng barangay, magkaharap-harap kayo, magkaayusan kayo.
masettle nyo ito. Yun lang naman pong gusto ko eh. Okay sa'yo. Okay sila, okay sir, sa'yo. Opo. Okay, alam madam, mo, sir, okay sa'yo. Ganito lang po yun eh. Sir, ganito lang naman po yun eh. Hindi naman po nila ako, kayang, hindi naman po nila ako kailangan pahiyain. Okay. Kasi admitted naman po kami nung boss ko na mayroon kaming pagkakamali, yung pagsasablis po namin. Okay. Admitted po namin, sinasabi ko po doon sa iba pang Chinese, sabi ko, ma'am, sorry ha, kasi alam nyo naman na sinablis ho namin yan. Sabi niya, yes Danica, you can fix it little by little. Just yung po mga talbog na cheque, updated na ho kayo sa pagbabayad, pagpapalit. Opo, palitan. Pinalitan po namin ng cash po yun. Kasi sabi ko, ate, wait lang. O bakit meron pa rin siyang kopya? Yan po yun yung sa ano, yung client po na nag-cancel ng unit. Ilang cancel check meron, ay talbog na cheque kayo ma'am? Tatlo. Tatlo. Magkano pong halaga nung tatlo? Yung po yung monthly payment. Magkano po yung halaga ng tatlo? 50. Hindi ko na po ma-ano eh. May 50, merong may more mga 500. Kasi ano yun eh, 6 months. Okay. So, hindi po yung totoo, yan po sir. Ay BP22. May proof ako. Nagbayad na po ako sa kanya ng 480 po para doon sa 6 months. Kaya nga ma'am eh, kaya nga dito magsasabihan kayo, wala kayong pinapakita ng dokumento. Kasi kung magkakaharap po kayo sa barangay, magpapakita kayo ng mga ebidensya. Doon masusort out lahat ng mga pinagsasabi nyo kung totoo nga, supported by documents, hindi yung puro salita lang. Sa ngayon kasi, pwede masabing hearsay. Okay. Sabi mo, bayad ka na. Sabi niya, hindi pa. Mm-hmm. Hindi namin alam kung sino talaga. So, kailan ma'am, humarap ka sa barangay. Okay lang doon po sa akin. Doon namin ipag-usapin. Sir. Okay sa yun. Oo. Gusto ko lahat. Okay sa yun. Humarap siya pag pinatawag siya. So, sa barangay ma'am, kami mamamagitan doon to make sure na walang pananakit ang mangyari. Hindi ka mananakit sa kanila at hindi ka nila sasaktan. Mm-hmm. We will be in the middle. Mm-hmm. Nandiyan yung barangay. Mm-hmm. And then kung kinakailaman, mag-request kami ng mga police na nandun lang, tatayo. Oh. We'll do that for you kung natatakot ka. Opo. May mga police, taga-women sa children's desk, police din, mga lalaki. Nandali ma'am, lalaking police, babaeng police, mag-serve as witness habang kayo po'y pinag-aayos para walang mangyaring sakitan. Okay sa yon? Opo. Ma'am, okay sa yon? Mm-mm. O, ganun na lang. Mm-hmm. Okay? Pero ang gusto ko po sana, sir, ano yun po nila yung pamamahiya nila sa akin? Kasi wala naman po silang karapatan para po gawin yun. Okay, ma'am. Fair enough for me. Miss Dale. So, willing naman siya makipag-usap. So, baka pwedeng... Sir, ang pinost ko lang doon is ito eh. Tatanggalin ko to pag naayos na namin. Okay. Baka pwedeng i-down mo. Pag naayos po. Kasi parang kailangan maayos muna eh bago ko tanggalin yung pinost ko doon. Kasasabi ko lang sa iyo kanina, ma'am, para malaman din ni Miss Danica yung kanyang karapatan, she can file a case of cyber libel right now. Pwede kang mag-file niyan. Karapatan mo yan. Mm-hmm. So meron siyang hawak against you. Sa ngayon, nakakalamang ka. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, kung naintindihan mo, do not give her the opportunity na siya ay merong bala against you pang counter. Ito ngayon, pag hindi mo binura yan, mag-cyber libel siya. Kasuhan kayo sa korte. Pwede kanyang kasuhan kung sa korte kung saan siya nakatira, mapipilitan ka pumunta doon. As opposed to ngayon, pupunta kung saan siya korte magsasampa ng kaso. As opposed to sa ngayon, siya ang mapipilitan punta ng punta kung saan ka magsasampa ng kasong korte. Pag dumating, pag pinabayaan mo yung siya makapagsampa din against you, abalahin ka niya, abalahin mo siya, magaganoon lang kayo. Nagets nyo? So, tatanggalin ko to. Basta makipag-cooperate siya sa amin. Kasi kailangan talaga siya eh. Kaya ganito na lang ma'am. If I were you, don't give her the opportunity for the end time na meron siyang pang-counter sa inyo. Naintindihan kita, mas malaki po yung problema mo against her. I-down muna siguro mo yan muna. And then at the same time, willing naman siya mag-appear, di ba? Opo. Ang sa akin lang po kasi, pinapahiya po nila ako, sinisira po nila kaya, ako. Kaya ma'am, buburahin. Dina-down po nila ako. Paano po ako makakabawi para sa kanila? Buburahin na nga daw. Yun po yung ano ko sa kanila. Alam mo kung parang makabawi ka? File a cyber libel case. Even today, kahit na labura yan, you can do that. You go to any court, papile ka ma'am. And then, kung saan korte mo gusto, usually kung saan ka resident, then doon ka magpapile sa korteng yon, and then isasampi na sila. Mm-hmm. Pag hindi sila sumipot, sila ay mawawaran. In the same manner, ganun ka rin. Pag hindi ka sinampi na ka, hindi ka sumipot, pag na-korte na yan, mawawaran ka. Okay so, magdidemandahan kayo. Gusto mo ng redress, then stampan mo ng kaso. Okay? Apo. And how would you do that? Then we'll teach you. Yun. Pero kami dito, ha? Ma'am, Miss Dale, patas kami dito. Salamat ikaw kasi kumpleto namin, then I'm giving you that advice. Apo. So even today, pagkatapos nito, hanggang alas 5 yung mga fiscal office, file ka na agad ng kaso.
Opo, meron na po ako dito. Okay, diretso ka sa fiscal office, ilagay mo agad yung respondent, yung mga ebidensya niyan, aakit yan sa piskalya, pagkatapos, isabi na sila, pagkatapos, umakit sa judge, waran. Mm-hmm. Opo. Okay? Opo, salamat po. Tapos, kayo na lang din po, sir, willing naman po ako sa kanila, makipag-usap kung ano yung problema po nila sa akin. Okay, so Ms. Dale, yun na nga po yung ano namin dito na mag-usap kayo sa barangay at para walang kasakitan, magsasama kami, mag-request kami ng police assistance. Mm-hmm. Kung ikaw ay natatakot, mga mafia-mafia Chinese mm-hmm. na sinasabi niyan. Opo. Witness kami at saka yung mga police habang kayong pinag-uusap sa barangay kung anong barangay yun. Mm-hmm. Di ba? Okay? Okay sa inyo, ma'am? Mm-hmm. Schedule natin. So, isama niyo po, Ma'am Dale, lahat po ng mga kumpleno at pang-iba na para humarap dito sa kanila. Ano pag hindi ho siya humarap doon? Then, i-demanda niyo na po. I-akit niyo na po sa NBI. I-demanda niyo po kasi yung NBI po, meron silang karapatan magpasampina pero hindi po obligado itong humarap sa kanila. Kasi walang warrant power ang NBI. Pag hindi sinipot siya ng NBI, ang gagawin ng NBI, isasampayin sa korte. Mm-mm. So, pwede ka lang dumiretso na agad sa korte. Isampa mo na agad yung kaso BP22. Mm-hmm. Kumbaga, nilaktaw mo na isang proseso para mas mapabilis na gets niyo po. So, pag hindi sumipot, punta na kayo sa korte. Ang NBI kasi, tutulungan lang kayo na para iayusin yung mga papers sa pagsampa ng kaso sa korte. When in fact, you can always do that kung meron kang abogado. Diretso na agad sa court. Okay? Mm-hmm. So, schedule natin yung pagkikita nyo. Kailan pong gusto? Kayo po, sir. Gusto niyo po? Sir, sa Friday, bukas. Hindi po ako pwede. Hindi ka pwede sa? May check-up po ako. Friday? Mm. Bukas. O bukas? Okay lang naman po. Sige, schedule po natin tomorrow. Samahan niyo po yung, isama niyo po yung mga ibang friend nyo na sabi nyo, niloko nito. At ikaw naman, Miss Danica, you're free na magsama ng mga kaibigan mo para maging comfortable ka. Yes po. Okay? Mm-hmm. Papakita ko rin po yung mga documents po na meron po kami. Salamat po, Miss Danica, sa pagpunta. Salamat po. Ma'am Dale, salamat po sa paghabol pagpunta. Maganda hapon po, Ma'am Dale. Bali bukas, Ma'am 1 p.m. sa barangay. Sige po. Lang. Saan barangay po ba yan? Ito, yung kung saan kami nag-file. Sige, ano pong lugar? Ito po, may nakalagay naman eh. Sige po. Tatawagan namin, ischedule namin doon bukas. Okay? Salamat po sa inyong dalawa, mga madam. Thank you. Happy anniversary kay Mr. Ega Yap and Miss Maria Maganda Yap from Gary Boy, Tansyongko. Stress ka ba? Umiinom ka ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system sa ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superiors na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstore at freeze dried acai capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline is 0922-888-7884. Magbabalik ang Wanted sa radyo. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Silymarine parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and
and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine, silymarine parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News. Wanted sa Radyo. Okay, binabati ko po si Mr. Christoph Gutierrez from Australia at si Ms. Jenny AJ from Kuwait na mga nanonood sa live po ni Idol. And si Ms. Denya Ferraren Hibales, Ms. Arlene Fumara from Japan, Mr. Ron Espinilla from Riyadh, Steffi Maxine Militante from Saudi Arabia, and si Ms. Sheila Yavut David from Kuwait. Okay, Idol. Nandito po si Ms. Delia Rosauro. Hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang mister na nasa ibang bansa tungkol sa kulang sa sustento sa kanilang mga anak. Uy, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Ilan po yung anak nyo? 5, sir. Oh, ang dami. Yes, ilan taon po sila, mga bata? Yung pangaray ko po, sir, 18 years old po. Yung sumunod? 16. Tapos sumunod? Yung sumunod po, 13. Tapos yung sped ko po, PWD, 11 po. Tapos yung bunso ko po, 8. Nag-aaral na po sila lahat, sir, kaso lang po na-stop po yung panganay. Oh, si Sir Junel, OFW. Yes, sir. Sa Japan, ang laking sweldo dyan sa Japan. So, yes nga, sir, kaso lang po yung pinapadala niya po, sir, di sapat. Kaya napilitan po ako magtrabaho para pang dagdag na namin. Allowance. Sir Junel, magandang hapon. Sir Junel. Kaso lang, sir, gawain na po kasi niya yan, sir, nung nandito pa po sa Pinas, ibinalik na po yung ugali niyang Sir Junel, magandang hapon. Yes po. Sir, andito si Mrs., mapapailan kayo ng kasong bawsi at mapipilitan kayong umuwi dito dahil kayo po ay mapasabpina at madideport ho kayo. Sir, kasi yung kausap, sir, eh. Bakit po? Kasi sir, hindi kayo susustento sa mga bata. Kasong bawsi yan. So, papayad siya ng kasong bawsi and yes, then sir. Yung pong korte, papadalhan ka ng sabpina and then POA at saka kung ano pang ayansya ng gobyerno na para tumulong na ikaw ay bitbitin pabalik dito, harapin yung kaso mo. Sir, meron po kung sir, yung papadala po ko bonbon, sir. Pero maliit lang, sir, mga 4 lang po, tapos napipilitan lang po siya, sir, magpadala. 4,000? Hindi po, 4 na lapad, sir, kaso lang 5 po yung anak namin yung nag-aaral po. 4,800 po kasi ang palit ngayon. Magkano ang 4 na lapad? 19,200. 19,000? Yes, sir. Pero hindi po, hindi po buwan-buwan po yun. May time po nung mga nakaraang last 19,000. Kayo po, ma'am, may trabaho? Po. May trabaho kayo? Ngayon, sir, nung po, nag-start po ako nung May. Kasi po nung last year po, nag-stop po ako dahil sabi na... De, kasi ma'am, sorry ma'am. Yes, sir. Kung si sir ay nagpapadala 19,000 and then kayo po ay magtatrabaho at sabihin natin makapagdagdag ka another, yes, sir, 10,000. So that's 30,000. Wala po, sir, 10,000, sir. Mga 5 pababa na lang po. Kasi extra income ko lang yung, sir, ngayon. Sir Junel, magkano ba sweldo mo dyan sa Japan, sir? Matanong ko lamang. Sir, mga po, sir. Upapot po ng 15 talapat po, sir. Kasi laki, sir. Laki po, sir. Hindi ko po alam yun, sir. Pagkain ko po. Oh, 72,000, sir. Sandali lang. 72,000 sa pinapadala mo, 19. Tapos meron ka pang special child. Yes, sir, akala ko, ang sweldo mo, 25-30. Opo, sir. Sir? Yung inano ko po, sir, yung sa nanay ko, nagpapadala din po ako. Ah, hindi, sir. Tapos, sir, sandali lang, sir. Nagpapadala siya, sir. Sir, sinasabi ko na palagi ito rito.
Walang problema ang padala kayo sa mga, yes, sir, okay sa mga kamag-anak nyo. Ginagawa ko rin, sir. Tumutulong ko sa nanay ko. Pero bago niyan, unahin nyo muna ang pamilya nyo. Kapag may extra, then pwede ka magpadala sa mga kamag-anak mo. Dahil dyan, apo, apo. Ma'am, demanda apo, natin apo. Ito ng bawsi. Sir, madideport, sir, okay, sir, madideport ka, sir. Unless kung magkaayuso kayo. Sir, pwede mo makusap yung asawa. Sige, sandali lang. Sige, doon sa kabilang booth na. Dahil wala nang oras. Sige, pag-usapin kayo, sir. Huwag mo na iba ang telepono. Sige. Apo, apo. Paano tayo? Ako po si Klein Libiete. Okay. Rafi Tulfo, mapapagitaman Pilipino.